Asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA ngayong araw dahil sa patuloy na repair works ng DPWH. Si Rod Lagusad sa detalye. Rod, kamusta dyan? Rise and Shine, Audrey, inaasahan na magkakaroon ng pagbigat sa daloy ng mga sasakyan sa EDSA ngayong araw. Kaugnay pa rin nito ng isinasagawang road repair sa EDSA Busway. Nagpapatuloy ngayong Lunes ang emergency road repair sa kahabaan ng EDSA. Nagsimula ang road repair alas 10 ng gabi noong Biyernes. Una nang sinabi ang MMDA na kasama sa gagawin ng DPWH ay ang reblocking at asphalt overlaying dito. Iba't ibang bahagi ng EDSA mula sa Buendia hanggang sa Palintawak ang kasama sa pagkukumpuni. Ayon kay Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement Group ng MMDA, marami ng potholes sa kahabaan ng EDSA na delikado na para sa mga motorista. Ayon niya, nasa 650 traffic enforcers ang magbabantay dito para masiguro na maaalalayan ng mga motorista. Dito lang sa bahagi ng Trinoma, kasalukuyang nakasara ang parte ng EDSA dahil bagong semento lang ang mga ito. Parehong sarado muna ang northbound at southbound ng busway para sa EDSA Carousel. Sarado din ang bahagi ng busway northbound patungong Balintawak. Dahil dito, kinakailangan munang dumaan ng mga EDSA Carousel sa kasunod na linya sa bahaging ito. Dito, nakaantabay naman ang mga tauhan ng MMDA para umalalay sa mga lumalabas na EDSA Carousel bus at maging sa mga motoristang dumadaan sa lugar. Una nang inabituan ng MMDA na dumaan sa mga alternatibong ruta para maiwasan na maabala dahil sa isinasagawang road repair. Oras naman na matapos na ang road repair ay agad nang bubuksan ng DPWH ang mga isinarang parte ng EDSA para magamit na ng publiko. Audrey, sa mga oras nito dito sa may bahagi ng EDSA North Avenue northbound para sa mga papasok sa kanilang mga trabaho ay nananatiling maluwag at mabilis pa naman ang daloy ng trapiko ng mga sasakyan dito. Una nang sinabi ng MMDA na magtataga hanggang alas 5 ng umaga August 9 Miyerkules ang isinasagawang emergency road repair. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA, Audrey. Okay, paalala lang sa mga biyahero ha, kung may alternatibong daan, umiwas po muna sa EDSA. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.